Magluluto kami ngayon ng Chinese kiampong. Kailangan mustasa. So, nag-blanch na ako nito. Tapos, pinipigaan. Tapos, kailangan ko ng soft stock. Ito yung pinaglagaan ko ng tiempo or buto-buto. So, kailangan ko ng rice. Shiitake mushroom. Yan, hindi ko alam pangalan. Radish. Red onion. Garlic. Hibi. And yung liyempo na gagamitin namin. Tsaka salt. Oyster sauce. Dalawa klaseng klase yung gamit ko kasi wala na tong laman. So, ito yung light soy sauce. So, nilagyan ko na ito siya ng 2 tablespoon of oil. So, mag-umpisa na tayo. Kailangan ng 1 tablespoon garlic. Then next, isunod ang red onion. Kailangan halo-haloin hanggang lumabas yung amoy niya. Then next, hibi. Then, yung shiitake mushroom ko. Tuloy-tuloy lang po. Then, ito yung mushroom. Then, ilagay natin yung radish. Takpan na natin siya ng mga 2 minutes. Lagyan natin itong laman ng pork. Pork and chicken. Mm. Yung chicken na lamang naman yun. Tap-tap lang. Then, haluin natin. Gumamit tayo ng two tablespoon light soy sauce. Two tablespoon oyster sauce. Haluin. Bango. Ang bango. Ito yung Chinese food na perfect ng boss ko. Then ito ay ilagay na natin sa rice cooker. Yan. So, ilipat natin sa rice cooker. Ganun lang kasimple ang kiampong. So, ang kiampong ko, mas masarap pa doon sa one key restaurant. Yan. Okay, ito pa naman. Ito na yung laman ng kiampong na ating ginagawa kanina. So, next portion, yung rice na naman ang gagawin natin.
then 2 tablespoon oil, then kailangan natin ng garlic, 1 tablespoon again, or dagdag. Then ilagay natin yung 4 cups rice, washed rice. Ating halu-haluin. Then 1 tablespoon light soy sauce para maging brown siya. Pagkara ng mga 2 minutes na paghalo-halo ng rice, ilalagay natin ngayon sa rice cooker. Dito natin ilagay na. Ito yung kyampong. So, ilalagay natin yung rice. Yun na yung stand ko eh, ikot-ikot. Then maglagay ako na soup stock. So, pwede mag-additional tayo ng 1/4. Then, haluin natin. Ganun lang kasimple ang kyampong. Siyempre, ating tikman. So, lagyan natin ng tablespoon light soy sauce. Kung kulang sa timpla, pwede nyo dagdagan ng light soy sauce. Yan ating ilagay sa rice cooker. Marami na talaga. So ilagay natin siya sa rice cooker. Tayin natin siyang maluto ng 30 minutes. So, nag-stop na siya. So, haluin natin to. Ito na siya, oh. So, mausok siya. Mausok siya, mga bay. So, haluin lang natin to siya. Tapos, pagkatapos mag-halo, so, ito na siya, oh.
Oh, ito na siya. Siyempre, hilaw pa siya. So, haluin siya ng haluin. Pagkatapos ng first halo, cover natin siya, then i-on. Pag nag-off siya, so, haluin ulit. So, haluin na natin to siya. Ilalagay natin tong haluin. Pahuli yung... Hindi ko na gamitin din. Sa ibang ano na lang yan. Kasi marami. Tapos yung binili kong mustasa is 1 kilo. Tapos 4 cup of rice. 1/2 kilo ng paikot or buto-buto. Ito yung kalate. Kasi ito yung crispy luto naman to eh. Mm-hmm. Yung tinikman mo, luto-luto naman eh. Oo. Ito. Kasi ito kasi yung dapat ma-crispy. Haluin. Mahirap siya, pero masarap yung marami kang matutulong. Ano. Hindi o. Para malaman mo ang ano. Luto naman yung ano. Ang dami niya. Yan na lang sa ano. So, last, then okay na siya. So, ito na yung aking kiampong. Sana magustuhan nyo. Hello guys, mga bye. Sana i-subscribe nyo na ako. My happy family in Bohol. Please like, share, and comment. Love you.